buwan ng Hunyo, maalinsangan ang hangin at wala nang pasok sa eskwela. 14 anyos pa lamang ako, isang batang mahiyain na nakatira sa isang probinsya. Merong tahimik at simpleng pamumuhay. Noong 2 ng Hunyo, 2009, fiesta dito sa amin sa probinsya ng Negros. Ilang araw na lang ay magaganap na ang fiesta dito. Napanggit sa akin ni Mama na may darating daw kaming mga kamag-anak galing Manila. At yun ang kapatid ni Mama na si Tito Jose, at kasama nito ang kanyang anak na lalaki na mas matanda sa akin ng 1 taon. At yun ay si Nino. Habang maaga pa, ay naghahanda na kaming lahat dito sa bahay ng mga gagamitin para sa fiesta, at kasabay nun ay ang paglilinis dito sa bahay. Pero si Papa naman, busy sa pag-aasikaso sa aming tubuhan. Kahit kasi may mga tauhan si Papa, ay tumutulong pa rin siya. Kasi mas gusto ni Papa na hands-on sa sakahan. Di naman problema sa amin ang paghahanda dahil may mga alaga kaming mga hayop. Meron kaming baboy, manok, kambing, pero ang baka, hindi pwedeng galawin. Kasi daw, para sa graduation ko yun. 2 araw na lang ay darating na sila Tito at ang pinsan kong si Nino, na tuwing bakasyon ko lamang din nakikita o sa mga mahahalagang okasyon. Iniisip ko kung sino nga ba sa aming dalawa ang mas matangkad sa ngayon o mas malaki ang katawan. Kami lang naman kasi ni Nino ang dalawang lalaki sa magpipinsan. Hindi kami close ni Nino sa kadahilan ng magkalayo kami sa isa't isa. Sa Maynila nag-aaral si Nino at ako naman ay dito sa probinsya sa Negros. Pero ewan ko ba kung bakit nasasabik ako na makita ang pinsan kong si Nino. Siguro dahil pinsan ko siya. O baka naman gusto ko lang maging close kaming dalawa. Ngayon na ang araw na darating sila at bukas na din ang besperas ng fiesta dito sa amin. Nasasabik ako at kinakabahan. Sino kaya ang mas gwapo sa amin ni Nino? Bulong ko sa aking sarili. Mga 10:00 ng umaga. Busy ang lahat. Maging ako ay busy din. Naghahakot ako ng mga kahoy para sa panluto nang biglang dumating sila Tito at Nino. Muntik na akong matalisod nang dali-dali akong sumilip para makita sila mula sa gilid ng bahay. Pasigaw akong tinawag ni Mama nun at pinakilala na nga ako sa kanila. Agab, siya nga palang Tito Jose mo at ito naman ang pinsan mong si Nino. Pagpapakilala ni Mama sa kanila. Binata na palang pamangkin ko? Ang laki mo na nga rin, Gabriel. Wika naman ni Tito. Mano po, Tito? Wika ako kay Tito na merong paggalang. Kinamusta ko naman si Nino. Nino, kamusta ka naman? Pagbati ko sa kanya. Habang nagkakakilala na kami, ay napapatulala ako habang nakatingin kay Nino. Mas gwapo nga siya kesa sa akin at mas matangkad. Pero di hamak naman na mas maganda ang katawan ko sa kanya. Ayos naman ako, Gab. Ikaw dito, kamusta ka? Wika naman ni Nino sa akin. Ayos din naman ako, Nino. Sagot ko naman sa kanya. Nakatulala na naman ako kay Nino. Habang nagsasalita siya, ang ganda ng kanyang boses at ang gwapo ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit pero parang tinamaan ako sa kanya. Nino, sumayan na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na.
Tara, tulungan na kita dyan. Wika ko naman sa kanya. Sige ba, tara, para makapagpahinga na nga ako. Wika naman ni Ninyo. Sa kwarto ko matutulog si Tito at Ninyo. Kaya nakahanda na rin ang kwarto ko at nalinis na din ito bago pa sila dumating. Ang ganda pala ng kwarto mo, Gab. Kahit simple lang. Tsaka mukhang presko dito, no? Tanong ni Ninyo sa akin. Tama ka, Ninyo. Presko dito sa probinsya at simple lang ang buhay dito. Pero masaya naman. Sagot ko naman sa kanya na merong ngiti. Tama ka, Gab. Alam mo ba sa Manila? Magulo, maingay at sobrang init doon. Hindi kagaya dito. Maaliwalas. Ang presko. Masayang wika ni Ninyo. Ninyo, gusto mo bang mamasyal mamayang hapon? Paanyaya ko naman sa kanya. Sige ba, gusto ko rin kasing mag-ikot-ikot eh, para makapaglibang. Natutuwang wika niya sa akin. Okay lang pa sa'yo na magmotor tayo habang nag-iikot dito? Wika ko sa kanya. Oo naman, Gab. Walang problema sa akin yun. Basta ikaw ang kasama ko. Tsaka mukhang masarap kang kasama eh. Kaya walang problema sa akin. Yan naman ang wika ni Ninyo. Kinahapunan ay naglibot-libot na kami ni Ninyo sa baryo. Unang beses pa lamang daw siya makakasakay sa motor. Kaya mukhang excited siya. Sa unang angkas ni Ninyo ay nararamdaman ko na parang nagiinit ang aking katawan nang dumikit na siya sa akin. Para akong kinakabahan nang umangkas na siya sa likuran ko. Di ko alam kung bakit pero parang nagugustuhan ko ang pagdikit ng bukol niya sa aking likuran. Kasi ang sarap sa pakiramdam. Natatameme ako doon. Tinatanong ko ang sarili ko. Bakla ba ako? Bakit parang ayokong matapos ang araw na ito? Dahan-dahan lang ako sa pagmamaneho ng una. Pero nang humawak na siya sa balikat ko, ay binilisan ko na ang aking takbo. Ikot-ikot kami sa baryo. Kahit hindi ko din alam kung saan kami pupunta. Mabuti na lamang at maaliwalas ang hangin. Kaya napapawi ang pagod na dala ng init na hatid ni Ninyo sa akin. Tinamaan na nga ba ako sa aking pinsan? Hindi ganun kadami ang mga bahay dito sa parting bahagi sa amin. Dahil medyo malayo-layo kami sa plaza at malapit kami sa Kakahuyan. Teka lang, Ninyo. Gusto mo bang magmerienda? Meron kasing soft drinks dun tsaka banana cue. Paanyaya ko sa kanya. Oo ba? Mukhang masarap naman yan eh. Sagot naman ni Ninyo sa akin. Bumili ako ng soft drinks sa tindahan na naka-plastic at merong straw. Tapos sa harap ng tindahan ay may nagbebenta ng banana cue. O Ninyo, hawakan mo muna yung soft drinks. Mauna ka na at bibili lang ako ng banana cue. Wika ako sa kanya. Ako nang bibili, Gab. Kasi ikaw na bumili ng soft drinks eh. Kaya ako naman ang bibili ng banana cue. Nakangiting wika ni Ninyo. Pagkatapos naming bumili doon, ay doon na kami pumuesto sa ilalim ng puno ng mangga. Nagkwentuhan kami tapos nagkulitan, asaran at tawanan na parang close na close kaming dalawa. Ang sarap niyang kausap. Nakakawili siyang tingnan. Ang gwapo ng mukha ni Ninyo at ang puti ng balat. Ano, Ninyo? Uwi na ba tayo? Tanong ko sa kanya. Sige. Total, hapon na din eh. Sagot naman niya sa akin.
Palubog na ang araw ng pauwi na kami. Ang sarap talagang umangkas ni Ninyo. Kasi sa pagkakataong ito, sa bewang ko na siya nakahawak ngayon. At buti na lang at wala namang masyadong tao sa kalsada. Saan ba kayo galing dalawa? Kakain na tayo. Wika ni Mama. Diyan lang po Mama, nag-ikot-ikot lang po kami ni Ninyo. Sagot ko naman sa kanya. Sabay na kaming nagapunan lahat sa bahay at pagkatapos ng hapunan ay nagkayayaan si na Papa at Tito. Kasama nila ang mga pinsan nila Mama at Tito na taga dito lang din sa aming baryo. Mga kapitbahay lang naman namin sila. Habang kami naman ni Ninyo ay naglalakad sa labas. Sa paglalakad namin ni Ninyo ay bigla niya akong niyaya. Iinom daw kami ng beer. Ayoko sanang uminom kasi never ko pang natikman ang lasa ng beer. Pero sabi naman niya ay tig isang bote lang naman daw kami. Kaya pumayag na lamang ako. Pero ang usapan namin ay bibili lang kami sa tindahan at doon kami iinom sa pinagtambayan namin sa silong ng mangga. Medyo malayo sa bahay at sa tindahan. Pagdating ni Ninyo ay nagulat ako na apat ang binili niyang beer. Oh Ninyo, bakit apat ang binili mong beer? Di ba sabi mo tig-isa lang tayo? Tanong ko sa kanya. Oo nga. Isa sa'yo, at sa akin naman ay tatlo. Wika naman niya. Sigurado ka ba Ninyo? Hindi ka ba malalasing niyan? Kung gusto mo, tulungan na lang kita. Tigdalawa na lang tayo. Wika ko naman sa kanya. Okay lang ba sa'yo, Gab? Kasi mas okay sa akin yun eh. Hindi ako masyadong malalasing. Nakakurbang labi niyang wika sa akin. Habang nagiinom kami ni Ninyo, ay bigla niya akong tinatanong. Uy Gab, meron ka na bang girlfriend dito? Tanong niya sa akin. Wala eh, pero meron akong gusto. Kaso hindi na pwede kasi meron na siyang boyfriend. Kaya hindi ko na lang tinuloy ang panliligaw ko sa kanya. Ikaw ba Ninyo, meron ka bang girlfriend? Tanong ko din sa kanya. Meron, pero sa ngayon, meron kasi akong ibang gusto eh. Nakangiting wika niya sa akin. Ba't ganun? May girlfriend ka na pero may iba kang gusto? Tanong ko sa kanya. Oo Gab, hindi naman maiiwasan yun eh. Wika niyang nakangiti sa akin nang seryoso at parang nangaakit. Bakit ganyan ka makatitig sa akin, Ninyo? Naiilang kong wika sa kanya. Gab, alam mo ba kung sinong gusto ko? Tanong niya sa akin. Hindi. Bakit Ninyo? Sino bang gusto mo? Tanong ko naman sa kanya. Ikaw, Gab. Ikaw ang gusto ko. Wika ni Ninyo na may seryosong mukha. Ha? Ako? Bakit naman ako? Gulat kong tanong kay Ninyo. Ikaw talaga Gab, biro lang yun. Napakaseryoso mo naman kasi. Lasing na ata tayo Gab. Tara na nga, uwi na tayo. Natatawang wika naman ni Ninyo. Napakamot ako ng ulo ko sa mga sinabi ni Ninyo. Hinila ako ni Ninyo at pinatayo sabay akbay habang naglalakad kami. Nag-iinit na naman ako na parang gusto ko nang umamin kay Ninyo na may gusto ako sa kanya. Pero sa sinabi niya kanina ay para akong nahiya sa kanya. Nang makauwi na kami sa bahay ay gusto kong maligo kasi medyo nahihilo ako. Habang si Ninyo naman ay nauna nang pumasok sa kwarto.
Si Papa naman at si Tito ay tuloy pa rin sa pag-iinom nila. At nang matapos na ako maligo, ay nakita ko na si Nino na nakahiga na sa higaan. Walang damit at nakashort lang si Nino na maiksi. At nakikita ang kanyang tuhod at medyo maluwag ng konti ang suot niya. At doon ay nanlaki ang aking mga mata sa aking nakikita. Ang ganda din pala ng katawan ni Nino. Habang tinitingnan ko siya, ay lalong nakikita ko ang nakaumbok sa kanyang gitna. Maya-maya pa ay pumasok na si Tito sa kwarto namin at medyo lasing nga siya at gusto nang mahiga. Malaki ang higaan ko at merong isa pang higaan na single sa kabilang gilid at yun ang hihigaan ko. Para naman magkasama ang mag-ama sa malaking kama. Pero si Tito, bigla na lamang nahiga sa aking tulugan. Tito, ako po dyan. Dito po kayo, magkatabi kayo ni Nino. Dito kayo sa malaking higaan. Wika ko kay Tito. Kayo na lang ang magtabi dyan, Gab. Dito na lang ako, mas gusto ko dito malapit sa bintana. Wika naman ni Tito na parang papikit na nga ang kanyang mga mata. Napakamot ako ng ulo ko pero ang nasa isip ko ay masaya ako na makakatabi ko ang pinsan kong si Nino. Sige po Tito, kayo po ang bahala. Tumabi ako kay Nino at dahan-dahan akong nahiga kasi baka magising siya. Si Tito naman ay tulog na din sa kanyang higaan at sa totoo lang, anghat din ni Tito. Kaya parang nagpapantasya ako sa dalawang mag-ama. Parang gusto ko ngang magpalabas habang tinitingnan ko silang dalawa. Habang tulog ang mag-ama ay hinihimas ko ang aking Chicken Joy. Nagiinit kasi ako pero biglang gumalaw si Nino kaya bigla ko na lang inalis ang kamay ko doon. Tumagilid si Nino paharap sa akin kaya kinakabahan ako. Pero napawi yun nang makita ko ang kanyang mukha. Ang amo ng mukha niya, ang ganda niyang lalaki. Napapikit ako kasi gusto kong maglakbay ang aking isip. Pero pagdilat ko, nakatingin na si Nino sa akin. Nino, bakit gising ka pa? Di ba tulog ka na kanina? Natataranta kong tanong sa kanya. Alam ko kung anong ginagawa mo, Gab. Hindi naman ako tulog eh. Pinapakiramdaman kita. Nang pumikit ka, nakatingin lang ako sa'yo at tinitingnan ko ang inihimas mo. Nakangisi niyang wika sa akin. Naku, sorry Nino ha, pero promise, hindi ikaw pinapantasya ko. Bulong kong wika sa kanya. Bakit mo sinasabi yan? Hindi ko naman sinasabing akong pinapantasya mo eh. Di ba dapat babae? Wika naman niya sa akin. Oo nga. Hindi nga ikaw. Baka lang kasi kung ano ang iniisip mo eh. Paliwanag ko naman sa kanya. Gab, pwede mo ba akong samahan sa labas? Tanong niya sa akin. Bakit? Anong gagawin mo sa labas? Gabi na. Wika ko naman sa kanya. Bumangon siya ng konti at parang didikit na siya sa akin. Napakalapit ng kanyang katawan sa akin. At ako naman ay gulat na gulat at kinakabahan kay Nino. Gusto kong umihi. Tsaka gusto kong magpahangin. Pwede mo ba akong samahan, Gab? Tanong niya sa akin na parang nang aakit.
Halos dumikit na nga ang kanyang labi sa aking labi. Kinakabahan ako sa ginagawa ni Ninyo. Teka lang, lumayo ka nga ng konti sa akin, hindi ako makaingay. Wika ko na parang tinutulak ko siya. Ganito ba? Wika niya na parang isang tulok na lang ay magdidikit na ang aming labi. Ikaw talaga, Ninyo. Tara na nga, sama na kita sa labas. Wika ko sa kanya, sabay tulak ng mahina. Bigla akong hinalikan ni Ninyo sa aking labi at napahiga kaming dalawa nang dumampi na siya sa akin. Natulala ako nang nakadilat ang aking mga mata at habang nakadampi ang labi niya sa aking labi. Tumitingin ako sa mga mata ni Ninyo na parang pinagmamasdan ko siya. Ilang segundo pa ay napapikit na lamang din ako at sumabay na lamang sa agos. Alam ko na gusto mo ako, Gab. Alam ko ang mga tingin at galaw mo. Kaya madali kong mahalata na gusto mo ako. Uwi ka ni Ninyo sa akin na merong seryosong muka. Tama ka, Ninyo. Pero alam mo bang mali itong ginagawa natin? Alam mo bang mali? Sasagot pa sana ako pero hindi na niya ako pinatapos sa pagsasalita. Hinalikan muli ako ni Ninyo at hindi lamang ako umimik at sumabay na lamang ako kay Ninyo. Naging masaya ako. Ang aking pagpantasya sa aking pinsan ay naging makatotohanan at sinamahan niya ako sa isang makamundong pagnanais ng init ng katawan sa isang magdamag. Gumawa kami ng kasalanan na hindi dapat para sa amin, pero parehas naming ginusto yun. Binaliwala namin ang pagiging magpinsan namin at ang aming kasarian. Dibiro ang karanasan namin ni Ninyo. Dahil ako, walang alam sa mga ganitong bagay. Pero si Ninyo, siya ang umalalay sa akin sa kung paano gawin ang pag-init ng gabi. Dahil sa laking Maynila siya, kaya meron ata siyang konting karanasan. Natatawa ako sa tuwing nagbubulong-bulungan kami ni Ninyo at nagtuturoan kung sino ang gagawa at kung sino ang gagawan. Dahil parehas kaming nagmamatigas, wala nang masyado kaming nagawa at walang bumigay sa amin. Kaya nauwi sa pagsasarili at lambingan at kainan lang ng Chicken Joy. Naulit pa ang pangyayaring yun sa Kakahuyan at sa ibang bahagi ng aming baryo. Madalian lang para makaraos lang habang busy ang mga tao sa kapistahan, sa yawan, sa inuman at sa kwentuhan at iba pa. Ako nga pala si Gabriel at ito ang aking kwento.